So, what's up mga ka-PLDT? Ito pong video ito ay para sa mga PLDT user lang. Ang mapapansin nyo, ito pong modem na ito ay old ito po yung pinakaunang modem na ginagamit nila PLDT kumpara ngayon na medyo maliit. Pero pares lang din po, yung process na gagawin natin na pagpapalit ng password at pagpapalit ng admin. Una kong video, ang gamit ko po dun ay computer, kaya ngayon gagamit tayo ng cellphone dahil hindi naman po lahat ay mayroong computer at o laptop. Kaya dito tayo sa cellphone ngayon gagawa. Same process lang po din yung gagawin natin doon tsaka ngayon. Okay? So maano ko lang, makwento ko lang na may mga ilan kasi na nagpapaano sa akin, nagpapalit ng password. Hindi ko alam kung parang link sa inyo na para at least makapagdagdag ng pagdagdag din ng bayaran sa PLDT or kuryente. Ang ginagawa ng isa kong customer ay araw-araw niyang pinapalitan yung password at nagpapabayad siya ng 10 piso araw-araw. Then, kinabukasan, palit siya ng password para lahat magmura. So, wala naman pong problema doon kung araw-araw kayo magpalit. So, tatandaan nyo nga lang yung password. Kung kada araw-araw nyo, patatandaan nyo nga lang. Para hindi kayo mahirapan ulit magpalit ng password. Pero kung alam nyo naman yung admin, sa admin tapos password, wala rin problema sa wireless. Kasi, pwede nyo ba yung palitan kung alam nyo yung password sa admin. At yung isa kong customer naman, monthly naman yung ginagawa niya. Kaya lang nagiging problema, yung pinakonect niyang monthly, eh ginagamit niya yung business para sa hotspot. So, dapat yung kita nung may-ari ng PLDT, eh mapupunta na sa kanya. Ang nangyayari, yung iba, yung isang kliyente niya nagpapa-hotspot, doon pa sa pumapunta sa may, parang nalilibre na rin siya yung pinahotspot niya. So, imbis na sa kanya pa pupunta, hindi na pupunta niya lahat sa kanya. So, mas maganda na rin yung 10 pesos araw-araw, tapos palit ka ng palit ng password. Medyo hassle na lang. Hindi katulad na sa aking ginagawa. Ito, meron akong voucher. Ito yung ginagamit ko simula pa nung nagkaroon ako nito, 2018. Yeah. So, simula 2018 hanggang ngayon, ito pa yung gamit ko. Hindi ako gumamit ng Bendo kasi meron naman akong printer at computer. So, sa mga walang computer at printer, mag-Bendo, kung may budget kayo, mag-Bendo na lang kayo. Kung wala, araw-araw pa. Kung wala pa, araw-araw kayo magpalit ng password. Mas maganda yung kaysa per month. Pero mas maganda rin yung iba, ginagawa, per month talaga. Ibang kapitbahay, per month. Ang problema nga lang, yung iba kasi, hindi nagbabayad. So, kailangan yung tanggalin. Dahil hindi niya alam yung pagpalit ng password, nahihirapan siya. So, ngayon, tuturuan ko kayo. Steady lang kayo dyan, at panoorin nyo ito hanggang matapos para makuha nyo step by step. Okay? Proceed na po tayo. Dito na tayo sa cellphone. Ay, hindi pa. So, ang una natin gagawin, kailangan nakabukas lang siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, naka-red. Dahil wala tayong internet. So, wala siyang wire through internet. Okay? Okay lang naman yung kahit naka-red yan. So, shoutout nga pala sa mga tatanong. Hindi ko pa kasi na-experience yun na pag-reset nila ng modem nila, nawalan sila ng internet. Tagal na po ako nagpapalit ng password, nagre-reset. Simula sa pulo, hindi ko po naranasan yun. Kaya wala po may bibigay sa inyong explanation doon para sa doon. So, sorry po, hindi ko po alam talaga. Proceed na po tayo. Kukuha lang po kayo ng mga matutulis na bagay. Ito po kasi capacitor to. So, wala yung... Pwede po yun sa cellphone. Basta kakasya rito sa butas. Yan, kakasya rito sa butas. Itutusok nyo lang ito hanggang sa mga 15 seconds. So, dapat po nakasaksak yung modem. May ilaw. Then, itutusok natin dito. So, nakalagay reset. May nakalagay naman po dyan reset eh. Sa butas. Ayan. Pagtusok nyo po nyan, may dapat lulubog. Ayan, tutunog. Bilang na lang kayo ng 15 seconds. Ayan. So, ayan. Tanggalin na natin. Dapat yan mamamatay yan. Malalito agad dito. Dapat yan mamamatay yung mga ilaw. Na ibig sabihin,
nire-reset niya na yung modem. So, mag-aantay lang dito tayo ulit para bumukas itong mga ilaw. Pag bumukas na yung mga yan, ibig sabihin, nareset na siya. Tsaka na tayo pupunta sa cellphone. So, yan, okay na. May nag-read na siya rito. At yung wifi natin. Yan, okay. Proceed naman po tayo sa, punta tayo sa cellphone. Yan, huwag niyong papatayin, siyempre. Tabi niyo lang dyan yung modem. At, ito. Yan, proceed na po tayo sa cellphone. So, yan. So, yan. Proceed na po tayo. Anong gagawin natin? Pukunik muna tayo sa Wi-Fi. Yan. Wi-Fi. Tapos, hahanapin natin yung PLDT Home Fiber na nakalagay dito sa likod. Yan. Yung sticker po. Kailangan na may sticker din po yung modem nyo. Kung wala, hindi nyo po yan papalitan ng password. Okay? So, pangalan niya ay PLDT Home Fiber Hindulo 18. So, ito yung modem na ito. Kukonek tayo dito. So, ayan. Naka-automatic na rin naman ako password ng ano, ng login. Pero kung hindi, andito naman yung password sa default security 2.4. Andito po yung password. Lalagay nyo na lang. Kung hindi yung nag-automatic yung cellphone. Okay? And dahil nakakonek na ako, pupunta tayo dito sa Chrome o sa Google. Pupunta tayo ng Chrome. Yan. Then, itatype nyo lang dito ay 192.168.1.1. So, yan po yung IP address ni PLDT. And then, ito yung sasabi kong admin, no? So, yan. Ano nyo lang, yan. Lakihin nyo lang para at least mas madali nyo papindot. Ang ilalagay nyo rito sa username ay admin. Small letter lang po lahat, ha? Admin, ayan po. Password ay 1234. 1234 lang po. Then login. Okay. Yan. Dapat po dito tayo mapupunta. So yan. Magbibigay lang po ako example kung bakit minsan ang lumalabas ito ay illegal. Yan. Mayroon po nakalagay illegal dyan. Okay. So yan. Ngayon dito tayo sa baba ng admin. Ang ilalagay natin old password ay 1234 lang. 1234. Ngayon, gagawa tayo ng password ng at least 16 character. Ayan. Sample lang to, ha. 1234567890. Tapos, dapat may malaking letter at small letter. A natin. A na malaki. B, C, D. Okay. Tapos, new password. Same lang po yung ilagay nyo ito sa taas na back new password. Ilagay din natin dito na sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A na malaki. B, C, D. Okay. Tapos, SSID name. Nalagay nyo rito yung pangalan. Halimbawa, virus. Virus. Ay, mali. Virus. Okay. Ang password ay siyempre dapat parehas na lang doon sa may taas. Kung ano yung ginawa nyo doon sa taas, yun na lang doon gagawin yung password. Para hindi nyo makalimutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A na malaki. B, C, D. Okay. Tapos,
Password confirm. Ulitin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A na malaki. B, C, D. Okay. Tapos dito naman, tinatawag na 5G. Yung mas mga latest na model ngayon, yung mga 5G. Lalagyan natin ng... Bubahin natin yung pangalan. Lagyan natin virus 1. Virus 1. Ayan. Tapos syempre, password, isa lang din. Same lang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A. B, C, D. Then, ulit dito sa baba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A. B, C, D. Then, apply. Ayan. Ito natin yung apply. So, successful. Nakasya ang internet. So, yan. Successful na po. Tapos, madi-disconnect tayo rito sa yan, dapat lalabas yung virus to. Dahil ito yung 2.4G lang. So, ang lalabas lang ay virus. Kung 5G yung cellphone nyo, lalabas dyan, virus 1. Okay? Yan, maglalagay tayo ng password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A na malaki. B, C, D. Then, connect. So, yan. Connected na. Ganun lang po yung magpapa... Kung nakalimutan nyo yung password sa wireless o kaya naman sa admin. Yan. E, ganun lang po yung pagpapalit. Then, testing natin ulit kung paano siyang... Pasok tayo sa ano, sa mismong pagpapalit na talaga. Okay, balik tayo sa Chrome. Kasi halimbawa, ano eh. Ah, yun na, napalitan natin una. Tapos, gusto mong palitan ulit pa na bago. So, hindi na tayo pupunta dun sa... Yan, dito na tayo. Balik ulit tayo dun sa... 192 yan. 192.168.1.1. Siyempre, yung, dahil pinalitan natin yung password kanina, iba na yung gagawin. Iba na yung password natin ngayon. Dapat 1, 2, 3, 4 lang, di ba kanina? Ngayon, ang ginamit natin is 1 to 0, tapos A na malaki, tapos B, C, D. So, admin pa rin dito yung lalagay, small letter. Then, at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A na malaki. B, C, D. Login. Save mo na. So, dapat dito tayo mapupunta. So, ito na yung pinaka-settings niya. Yan. Tapos, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa network. Then, advance. So, yan. Yan o. Ito na yung password na ginawa natin. Makikita nyo na dyan. Dito na tayo magpapalit. Pero ito, sa 2.4G lang. Dapat, pag magpapalit kayo ng isa, magpapalit kayo ng password sa 2.4, palitan nyo na rin yung 5G. Ito kasi 2.4. So, yan. Dagdagan nyo na lang kung magpapalit kayo. Huwag na kayo magbawas, dagdagan nyo na lang ng iba. Halimbawa, pag ano kasi to, pag may internet to, ang lalabas dapat ito illegal. So, dahil nakapasok siya dyan, ang dadagdag nyo, kung halimbawa nag-illegal sa inyo, ang gagawin nyo, lalagyan nyo ng ano, special character tab doon. Yung mga yan, oh, yan special character dyan. Kahit isa sa dyan, nagdagan nyo ng isa. Halimbawa, itong tuldok. Tuldok yan. Nagdagan nyo ng... Tuldok sa dulo. Tapos, apply. Ayan. Ayan. Apply. So, mati-disconnect na ako. Ang gagawin natin ulit, kukunnect na naman tayo dun sa virus. Ayan, dahil pinalitan natin yung password. Ayan, mali na naman yan. Hindi naman tayo makakunnect sa kanya.
So, forget muna natin. Then, connect muna tayo sa kanya. Yan. Yan, Andrew yan. Cancel. Ito tayo sa virus. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A na malaki. B, C, D. Tapos, toldo. Connect. So, yan. Nakakonnect na. So, ganun lang guys magpalit ng password. Doon naman tayo magpapalit sa 5G. Kasi kung 5G, hindi mo napalitan. Tapos, kumunik ka doon sa 5G dito, hindi ka kumunik sa may 2.4G, hindi ka makakapasok sa admin. Dapat parehas lang, no? Minsan nahirapan ako doon kasi pinalitan ko lang yun, 2.4. Pero nakakunik ako sa 5G, hindi ako makapasok doon sa default password, sa may admin mismo. Nag-wrong password. Okay, dapat parehas lang. So, ulit natin, punta tayo sa browser. Then, search natin. Yan, ito na, nakasave na. Yan. Then, ito na lumabas. O, ulitin natin para clear. Para klaro, yan. Punta tayo sa Chrome. So, yan. Dito ulit tayo sa admin. Lagay natin dito yung... So, yan. May lalabas naman dyan. Nakasave naman siya. Ipindutin natin. So, yan. Dito tayo ulit. Sa 5G naman, pupunta rito sa network. Yan. Tapos, dito may nakalagay 5G basic, tapos 5G advanced. So, pupunta tayo rito sa 5G basic. Ayan. So, yun lang lumabas. Dito tayo sa base, sa 5G Advance. So, ayan. Ito yung 5G. So, kung mapapansin nyo, yung password niya, ay ito, yung password niya ay walang tuldok. So, dapat ipaparehas nyo ng tuldok para hindi kayo malito. Lalagyan din natin yan ng tuldok. Yan na, huwag nyo yung tatanggalan niya lang yan. Para hindi kayo mahirap, huwag nyo yung tatanggalan niya. Bagkos, dagdagan nyo na lang ng special character. Okay? Then, save. Then, apply. Ayan lang, yung pangalan niya, Virus 1. Then, apply natin. So, ayaw niya. Ayan. 4G lang kasi to guys, kaya baka hindi ma-detect nung settings doon na 4G, 5G. Pero dapat ma-apply yan. Pag pin-apply nyo na yan, madi-disconnect na yung manakakonnect sa 5G. Okay? So, yun. Nag-refresh siya. So, na-delay lang. Hanggang lang siguro. So, okay na guys. Connect tayo ulit. So, yun lang. Ganun lang kadali guys. Sa magpapalit ng password at saka dun, o sa wifi na wireless then dun sa may admin. So, napakadali lang ito guys. Kaya, kung may natutunan ka, huwag mong kalimutang mag-subscribe at like na rin dyan. Pakikalimbang na rin dyan para sa susunod kong video ay update kayo. Bye!